Welcome back guys, at medyo marami tayong natirang kahoy. Ayan, susubukan natin gumawa ng lalagyan or estante. Okay, ito nga pala yung isang appliance na lalagay natin sa estante. Oven siya na nabili natin nung Christmas. At doon sana magkasya, no? Doon natin ilagay sa kanto. Yun. At ito pala yung isang piraso ng kahoy. Scrap wood lang to na nabili natin ng bundle. Kaya ako nasabing scrap wood kasi yung likodan niya, ayan, may mga butas na. Ito pala yung ating magiging haligi ng ating estante. Ayan, apat na piraso. Okay na siguro yung tangkad niya, hindi na natin puputulan. Para naman sa kapal tsaka haba, nag-cut lang tayo ng apat muna nito. Tapos apat noon. Ayan, magiging itsura niya ganyan. Pa-rectangle. Ayan muna. Ito nga pala yung progress natin kagabi. Ayan, pinako lang natin yung mga kahoy. Tsaka tinigilan na natin kasi medyo gabi na. Baka mapagalitan tayo. Yun, so ito na yung ating estante. Pinako-pako lang natin hanggang maging rectangle o square. Yun, ito na pala yung ating estante. Oh. Ilagyan na natin ng mga frame. Next naman ay mag-cut tayo ng mga sahig. Scrap wood pa rin, ganyan na. Yon. Ito na pala yung update ng ating estante. Ayan na yung ating kinat na mga scrap wood. Tsaka yung sa baba. Tapos, ito naman try naman natin. Pahalang naman para mas matibay yung ating mga sahig. Yon. Ito na pala yung ating estante. Yan, napako na natin. Siguro bukas sa iahay natin konti tapos lagyan natin ng varnish. Yun. Yun, nag first coat na tayo ng ating estante. Ayan na siya. Masyado itong matakaw sa varnish. Kaya bumali ulit ako ng dalawang piraso ng brown na varnish. Sa ano lang, sa mga hardware lang. Maya, patungan natin. Yun, so ito na pala yung ating estante. Ayan. Nilagyan lang natin ng varnish, hindi na natin siya niliha-liha pa. Kasi masyadong matrabaho pag niliha pa natin ng niliha yan. Yeah, so, ganyan lang muna siya. Mamaya, lagyan natin ng mga gamit. Okay, so ito na yung final na itsura ng ating estante. Yun yung ating oven. Tapos meron tayong dalawang appliance. Mga raffle. So, sa baba, wala pa tayong naisip na ilagay. Ayan lang itsura niya. That's all. Bye-bye. Alright. So, final remarks siguro dito sa ating estante, no? Ang gastos natin dito is almost 1,000. Kasi yung kahoy is around 700. Itong wood pallet tsaka yung ganito. 2x2. And then yung varnish natin dalawang piraso, 60 yun, so 120. Tapos yung mga pako, yung mga pako. At marami tayong medyo natutunan dito, no?
Pag sinabi nating natutunan, ito yung mga pagkakamali natin dito sa ating woodwork. Tulad ng mga measurement na hindi pantay, tapos yung mga kahoy natin na mura lang, no? Hindi siya pantay na pantay, may mga bend siya. And then yung ating color choice, no, hindi masyadong bagay. Dapat pala kinonsider natin kung saan natin siya ilalagay bago natin siya binarnisan. Ayan, so far magamit natin itong mga natutunan natin para makagawa tayo ng mas magandang na future projects. Alright. So yun muna sa ngayon, sa ganun. Bye-bye.